sa mga solid HTV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com, o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa Subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, Lunes at Piyernes, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Isa na naman po nakakahilakbot na gabi sa ating lahat. Ako po si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at ng Sindak Short Stories. At ito na naman po ang inyong segment na... Inaabangan ba? O kung hindi mo inaabangan, wala kami pakibahala ka dyan. Basta, ito po ang Subscribers Hilakbot Stories. Dito po sa Hilakbot TV na nakashare din po sa Sindak Short Stories na brother channel po natin. At sabay ang mapapakinggan sa Facebook natin na page official po, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Wala na pong labis, wala nang kulang. Basta parehong logo, wag ninyo na pong tanungin kung ito po ba yung Facebook page namin or hindi. Basta pareho ng logo sa channel and then sa Twitter, sa Wattpad, kung pare-pareho yun na yun. And ito po yung mapapakinggan naman sa podcast every Saturday at 9 p.m. Katulad na rin po ng schedule ng ating mga regular episodes na ipinapalabas sa podcast every other day, 9 p.m. po yan. Okay? So ito po ay hatid pa rin po sa atin ng Ambidexter, ang ating media partner, at special thanks po sa kanila sapagkat malapit na daw po ang kanilang ilulunsad na AmbiVlog series na kung saan a different podcast made in the Philippines ang kanilang i-feature at kasama po ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories the podcast sa kanilang itatampok dito sa AmbiVlog series at sobrang excited na kami nung simula nung sinabi nila sa amin to. And dahil dyan, i-inform din namin kayo mga solid HTV positive at mga certified kasindak sa lagay o kung kumusta na ba at kailan tayo mag-feature dito sa AmbiVlog series na ito. Maraming salamat once again sa Ambidexter. Once again, ito na naman ang ating mga real paranormal experiences. Pagsasama-samahin na naman po natin dito katulad na lamang po ng isa sa mga nakita natin noon sa comment section ba ito, Joy? Tama. The comment section, at in-email po ito sa atin ni Admin RJ sa ating email. At ito nga po yung mula kay Sophie Lim. Medyo nakarelate daw po kasi siya doon sa kwentuhan natin tungkol sa bangungot. At ito ang kanyang karanasan naman na hindi niya malilimutan noong taong 2012. Nabangungot po ako at first time na mangyari sa akin iyon. Kung kaya't grabe yung takot ko. Sa katunayan nga po, si Red ay nakita ko pa si kamatayan at nasa bandang paanan ko siya, naka-hood, tapos may hawak siyang kalawit. Nagtaka pa nga po ako pagkakita ko pa sa kanya sa bandang pa ako dahil naka-rubber shoes po siya. Nag-level up si kamatayan. Anyway, hip-hopper. Hip-hop ba to si kamatayan? Si Kami. Alam ko kahihiga ko lang at noong time na yon ay kitang-kita ko kung paano yung pagkakahiga ko. As in, ganun na ganun po sa posisyon ko. Pinipilit kong gumalaw pero hindi ko magawa. Parang meron po kasing pumipigil sa akin para makabangon ako. Dahil po doon ay naging no choice ang aking gagawin. Hindi ako makakilos, hindi ako makapagsalita, hindi makasigaw, hindi makamulat, kung kaya't nagdasal po ako sa aking isipan. Yun lang po ang tanging paraan para maibsan ko yung hirap ng aking kalooban. Naalala ko pa nga po yung turo ng kapatid ko at ang sabi niya na kapag binabangungot daw siya ay pinipilit daw niyang galawin kahit isang daliri niya. Kaya matapos akong magdasal sa aking isipan, yun ang sinunod kong ginawa. O yun ang sumunod kong ginawa. Kahit nga po yung dulo ng daliri ko ay pinipilit ko. At salamat sa Diyos sapagkat nagising ako pagkatapos nun. Nakakatakot po talaga. Kung kaya't kada gabi, hinihiling ko sa Diyos na bigyan niya ako ng mapayapa na gabi, ng magandang tulog,
upang nang sa ganon ay makarecover ako sa mga nawalang enerhiya sa akin ng buong dumaan na maghapon. At sa awa din naman ng Diyos ay hindi na nangyari muli. Sana hindi na muli ang bangungot na yon. Ito po si Sophie Lim. Yan po yung kanyang ibinigay as in kinoment po niya sa isa nating episode. Hindi ko lang alam kung sa mundo ng bangungot ito o dun sa bangungot episodes. Basta check nyo na lang po. Kung medyo baguhan kayo din dito sa ating channel, nire-recommend ko rin po na pakinggan ninyo itong mundo ng bangungot ni Draven Black, yung ating kaibigan. At syempre ang bangungot na mga collection ito ng mga real experiences ng mga na-sleep paralysis. Dito po yan syempre sa ating channel. I-type nyo lang yung salitang bangungot, hilakbot, makikita nyo na po yan agad. Maraming salamat sa iyo, Sophie Lim. Patiktik muna tayo dito kay Ryumi Edrada. Mula po ako sa Japan at matagal na po akong nakikinig ng inyong mga series, lalo na ng mga regular episodes. At mabuti po at meron na po kayong hilakbot 24/7. Paganda po kasi ng paganda yung mga kwento ninyo. Maraming salamat at nakakatanggal po ng stress at pagod. Kaso may time po na sumisigaw po ako, lalo kapag nakakatakot talaga yung mga senaryo. Maraming salamat sa iyo, Ryumi. Sana po ay matiktik po ninyo ako. Happy na po ako kahit isang beses. Ito na po, natiktik ka na namin, Ryumi Edrada. Salamat sa iyong pakikinig dyan sa Japan. Si Ella Corrales Jimenez. Ako po yung Estrella Jimenez sa YouTube, sabi niya. Thank you po sa pagpapatiktik. Ayan po, binuo ko na yung aking pangalan. Hindi binuo. Kinorek niya na yung kanyang pangalan kasi yung last na binasa ko daw ay nahirapan ako sa pagbabasa. Kasi nga po, baliktad. So, finifigure out ko kung ano kayong pangalan. And ito din, sabi din dito ni Moses ng Caloocan, naging tigapakinig na po ninyo ako since last year. Nagsimula ang pakikinig ko po nung naghanap po kami ng magandang mapapakinggan sa Araw ng Patay. At wala kaming makita na magandang narrator. Uy, wag nga kayong ganyan. Mamaya sabihin nila. Sabihin ng ibang mga kapatid nating narrator, lalo na yung mga nakikinig sa atin. Si Creepy Shinigami, si... Sino pa ba yun, Choy? Si Dark Hub, si Creepy Cheesecake ba yun noong nakaraan? Oo, si Kaba Horror Podcast. Ilan sila sa mga nakikinig sa atin dito sa SHS ng live, nakikigulo sa mga solid HTV positive sa ating live chat at oh, nandun na, sige, oh, salamat sa iyo Moses, nakaka-flatter yung ganyan. Oh, pero for sure naman may mga followers din naman yung tag dito, yung ibang mga kapatid natin kapatid na narrator na sinasabing magaling din sila. Alam mo na yan, ganyan talaga yan. Anyway, sabi nga nila, kanya-kanyang preference or likes sa buhay. Ito, kung para sa inyo, boring kami, okay lang po, thank you, at least nakinig kayo ng minsan, pero sana, at least kahit papano, i-ano mo naman, i-promote mo naman sa ibang kaibigan mo, di ba? Para hindi ka naman madamot. Pero nung na-champuan namin itong hilakbot, ito na, sinubukan ko na po. At napakinggan ko pala ang intro pa lang daw. As in, nakakatakot na. Wow, sobra. Anyway, naging libangan na po namin ito ever since. At nung araw na yon, kahit Pasko po, ay nakikinig po talaga kami. Next po na may oras ako, magpapanarate daw siya ng kwento niya. Okay, sige. So, hindi na po niya kailangan na ibang boses, kahit siya lang po mag-narate. Ox na. Piling ko itong si Moses ng Caloocan. Merong kailangan ito eh. Gusto mo ba ng ng isang sakong bigas? Oo. Diba? Cellphone? Grabe. Tingnan natin kung may sponsor na si Miss Lara, si Sir Rico at saka si Ma'am Trish. Tingnan natin. Anyway, good evening daw po at patiktik daw po. Belated happy birthday kay Rachel Ann Labial. Belated na kasi November 9 po ito at hindi natin naisali doon sa Monday edition natin nung nakaraan na SHS. So belated. So last week, nag-birthday siya. Maraming salamat po sa inyo dyan. Okay? And ito rin, meron din nga palang sabi ni Choi sa akin, isinulat niya ito sa isang papel. Hawak-hawak ko po. Sabi niya ngayon, no? Sabi niya, totoo kasi meron din daw siyang
na panaginipan, as in meron din daw laman ang kanyang bangungot. Sabi ni Choya, ito kasama po namin dito, isa sa mga editor slash admin po natin. Siya yung isa sa mga nagsasound design, naglalagay ng effects, minsan nagsusupervise katulad ni Sir Rico ng ating production. So ito yun, sabi niya, parang ganun din daw yung kanyang nakita. Ang itsura din daw po niya ay yung, ang itsura din daw po ni kamatayan sa kanya ay naka-rubber shoes. Ano kaya, meron kayang meaning ito? Ano, meron kayang meaning itong nakikita niyo si kamatayan sa ibang itsura? Diba? Usually kapag sinabi mong kamatayan, pag bukas mo ng hood niya eh, o pag, diba, bungo na yun nandiyan kasi kamatayan, diba? Meron namang iba nagsasabi, talagang tao din daw siya. Yun nga lang, malaki ang mata. Iba-iba eh, iba-iba. Pero ikaw, kung gusto mo nang makita ngayon si Kami, sabihin mo na sa kanya, text mo na. Hindi, biro lang, biro lang. Dito na nga tayo sa isa pang kwento mula naman po kay... O, nung ako naman, ikwento ko lang din itong bangod ko. Nung ako naman, nakita ko lang talaga babaeng nakabelo. So yun siya, hindi ko siya makita. Baka marahil ito yung katumbas niya na nakikita ninyo na naka-hood, nakamatayan, usually may karet. Pero ito kasi nangyari sa akin nung huling mga bango, itong bangungot ko talagang ito na hindi ko makakalimutan. Babae siya, matandang babae na nakaitim na belo, at kitang-kita ko yung mga kamay niya, yung bisig niya kasi kulukulubot na. Kaya alam ko matanda na siya. Kaya tas hindi din siya nagsasalita, hindi ko siya nakikita, hindi ko nakikita yung mukha niya. And fortunately, hindi ko na siya nakita pa at ayaw ko na siyang makita pa. Dahil nakakatakot yun. Kaya huwag po ninyong gagawing joke din yung mga nai-sleep paralysis, yung mga experiences na mga nai-sleep paralysis. Kasi they are really speaking the truth. Totoo po yun na ganun talaga yung pakiramdam mo na hindi ka makakagalaw. Kasi paralyzed nga eh, from the word itself. So sana kapag may ganyan, ano, sabi nga nila, haluan pa rin daw po ninyo ng pagdarasal. Huwag kakalimutan yan sa araw-araw na ginawa ng Diyos bago ninyo tapusin ang inyong araw. Dapat kayo ay magdasal. Okay? Magdasal lang po tayo bago tayo matulog. Kaya dapat sana lahat din po ay ginagawa ito. Para hindi rin syempre tag dito, hindi kayo dalawin ng mga masasamang panaginip katulad nung nangyari dito kay Sophie. So lipat na tayo sa isa pang kwento para makarami. Ito naman po ay mula kay Mama Shishin. Si Mama Shishin ba to? Okay, so medyo may kahabaan po ito, so please stand by, sit back, relax, dahil pipilitin ko talaga na tapusin itong kwentong ito dahil may kahabaan. Sa katunayan po, si Red, ang tagal kong pinag-isipan kung ipapadala ko ba o hindi itong kwentong kababalaghan na naranasan ko noon at maging hanggang ngayon. Last year ko lang din po kasi natuklasan yung horror narration sa YouTube. At most likely, na-hook na rin po ako ng husto, lalo at nag-umpisa ang quarantine period. Bukod po sa Korean novela, ay ito po ang aking ginagawa sapagkat nakakaumay na ang K-drama. Nag-work po ako sa isang opisina dito sa Qatar at ito po yung aking na-type na kwento. So habang wala silang ginagawa sa opisina, ito type hanggang sa dire-diretso kayo, napahaba siguro to. Okay, so ang kwentong una ko pong ibabahagi ay nung yung experience naming mag-iina way back 1996 at isang taong gulang pa lamang po yung anak ko that time. Pero bibigyan ko lang po kayo ng quick background dahil yung mother ko po ay mahilig sa mga manghuhula, manggagamot at mga witchcraft, and usually ako ang madalas niyang karay-karay kapag nagpupunta siya sa mga ganong lugar. Lalo at nang nasa age 40 plus na siya dahil marami na siyang iniindang sakit. Kaya halos, sa pakiwari ko nga, halos buong buhay niya ay inaasa na lang niya sa manghuhula at anting-anting. Kahit nga kaming mga anak at apo niya ay kinukunan niya ng mga anting-anting at pangontra para daw sa aming kaligtasan. Lalo na po kasi ako, kahit hindi open ang third eye ay madali akong makaramdam if yung pinupuntahan ng mother ko na manggagamot ay galing sa good or bad yung powers niya.
para makapanggamot. Maaring nakuha ko po ito noong bata pa lamang ako since lagi niya nga akong sinasama sa mga ganitong klaseng lugar, kung kaya't maaaring nasasagap ko na lahat ng vibration sa bawat manggagamot na pinupuntahan namin. One experience ay yung patungkol sa faith healer. Nadiskubre siya ng mother ko at siya ay tinatawag na mahal na ama ng mga alagad niya. Siyempre, first time kong pumunta sa lugar na yon at wala din akong idea kung ano yung mga procedures na ginagawa ng isang faith healer para gamutin ang kanyang pasyente. Nagulat na lamang po ako nang makita ko na pagpasok sa loob ay lumuhod agad si mama at nag-bless o nagmano sa faith healer na yon, at nakita ko pang baliktad ang pagsa-sign of the cross niya. So ako, dahil out of curiosity at respeto, nagmano na rin ako. Tapos sa isip-isip ko, bakit ganun sila mag-sign of the cross? Mali yun ah. Pero pagkatapos ay binaliwala ko na lamang at ang ginawa ko na lang ay nag-observe sa kanilang gagawin, sapagkat sabit lang naman talaga ako nung pagkakataon na iyon. Habang iniisip ko yung dahilan kung bakit ganun sila na mag-sign of the cross, nakikita ko sa peripheral vision ko na nakatitig sa akin yung faith healer. Ramdam ko na nababasa ng faith healer na yon yung isipan ko, kasi nakikita ko siya sa isip ko na parang may inuusal at nakangisi pa siya. Kaya ako bilang proteksyon ay nagdadasal din ako sa isip ng ama. Nagdadasal din ako sa isip ko ng ama namin at patuloy ako nag-uusal ng Panginoong Jesus, yakapin mo ako at ipagsanggalang. Ito ay ginagawa ko upang makontra kung ano man yung dinadasal ng faith healer sa akin. Matapos naman yon ay biglang nawawala yung negative vibe na yon sa isipan ko. Lumipas ang ilang oras at natapos ang gamutan, umuwi kami ng mother ko sa bahay. Yun nga lang, ang mali ko, hindi ako naghugas o nag-alcohol man lang. Pagkatapos ay kinarga ko kaagad ang anak kong 1-year-old na iniwan ko sa kapatid kong lalaki. So pag-uwi namin ng anak ko sa bahay ng asawa ko dati, okay naman talaga yung anak ko, pero nang sumunod na araw, Friday night at 6 p.m. galing ako sa work. Sabi ng biyanan ko ay nilalagnat daw yung anak ko. Kung kaya't chinek ko kaagad, at totoo nga, sobrang init ng temperatura ng aking anak at pinupunas-punasan ko na siya matapos yun. Habang ginagawa ko ang pagbabanyos, bigla na lang merong sumutsot sa akin. Paglingon ko ay may nakita akong maliit na hintuturong daliri doon sa butas ng pinto, at ang buong akala ko ay yung ex-husband ko ito, kung kaya't napamura ako, dahil sa totoo niyan ay wala naman akong panahong wala naman akong panahong makipagbiruan sa kanya, sapagkat mas aasikasuhin ko ang sakit ng aking anak o ng aming anak. Hinikayat ko pa nga siya na pumasok na, sapagkat nag-aasikaso pa ako na may sakit naming anak. Walang sumagot mula doon sa likuran ng pinto. Sinabi ko na lang na, ano, papasok ka ba, hindi? Pero wala pa rin akong nakuhang tugon. Doon ay medyo nakaramdam ako ng hilakbot, sapagkat paglingon ko ay nandun pa rin yung daliri at parang kikibot-kibot ito. Kaya sa inis ko, tumayo ako at binuksan iyon. Saktong pagbukas ko ay sabay naman ang iyak na malakas ng anak ko. Kinabahan na ako, sapagkat pakiramdam ko iba na ito. Pakiramdam ko may nakikipaglaro sa amin. Kung kaya't niyakap ko ang anak ko at tumahimik naman siya pagkatapos. Hanggang sa wala pang ilang minuto, napansin ko na parang nagbubluish o nagkukulay talong yung kamay at labi ng anak ko.
at para siyang lumalamig. Saktong alas 9 ng gabi nang dumating ang asawa ko at ang sabi ko'y huwag muna siyang magbihis sapagkat kailangan naming itakbo sa magtatawas ang aming anak. Pero bago kami umalis ng bahay, binuhusan ko ng tubig na may yelo ang buong katawan ng anak ko. At umiyak siyang muli. At yun na naman, bumalik ang init ng kanyang katawan. Nilagyan ko ng langis at krinos iyon sa kanyang noo, tiyan, palad at talampakan. Nang medyo sumisingaw na ang init sa kanyang katawan, ay nagpatuloy na kami sa paglalakad upang puntahan ang magtatawas. Dumiretso kami sa Marikina, doon sa isa sa mga kakilala kong magtatawas. At sinabi nga niya na meron nga daw nagalit sa akin at yung bata ang ginantihan dahil nga daw may bantay ako at pangontra sa katawan. Habang dinedescribe ng magtatawas na kakilala ko yung itsura ng gumawa sa anak ko nito, ay nag-flash sa isip ko yung mukha ng faith healer na tinatawag nilang mahal na ama na pinuntahan namin kamakailan ni mama. Pero ang itsura niya ay parang alien ang kasuotan, kaya kwento ko doon sa nagtatawas na maaaring sanhi. Siya ang sanhi at siya yung nagalit sa akin. Kung kaya't pinayuhan niya ako na bumalik doon at humingi ng paumanhin. Iprinotesta ko pa. Ano? Ba't ako hihingi ng paumanhin sa kanya? Iha, tandaan mo, kapag nagpupunta ka sa isang manggagamot kahit sinama ka lang, eh huwag kang kukontra. Kung hindi ka naniniwala, eh lumabas ka dahil kahit sa isip mo lang eh nababasa ng mga manggagamot ito. At worst, kung may ibang nilalangan na gabay nung nanggagamot na iyon. So umokay na lamang ako. Inisip ko rin kasi ang kapakanan ng anak ko. Sumunod na araw at umaga ng Sabado, pumunta kami sa bahay ng mama ko sa Marikina at kwento ko sa kanya ang nangyari. At ang sabi niya, ayan kasi, kahit kailan ang talim-talim ng dila mo, kontrabulate ka pa. Kaya ayan, nadali tuloy ang bata dahil sa'yo. At ang sabi ko naman, aba, ikasalanan ko pa. Ikaw itong nagsama sa akin doon. Tsaka, hindi nga din ako sang-ayon sa mga pinagagawa niya eh. Take note, kasimbahan lang ako luluhod at hindi sa kanya na hindi ko alam saan galing yung kapangyarihan niya na para manggamot ng pasyente. Madiin kong sabi. Dugtong ko pa. Pupunta ako sa kanya at magpapaliwanag para kausapin din siya kung ano ang kinagalit niya sa akin. Eh ganoon naman talaga at hindi ako naniniwala sa kanya eh. Kaya huwag naman niya sanang parusahan yung anak ko. Sorry sumabit. Kaya huwag naman niya na sanang parusahan yung anak ko. Kung mabuti talaga siyang manggagamot, hindi siya mangdadamay o hindi siya magpaparusa ng bata. Pagkatapos ng sagutan namin ni mama ay sinadya ko yung lugar niya pero hindi niya kami hinarap. Ang lumabas lamang sa amin o yung humarap sa amin ay yung asawa niya at sinabi kong asan po ang mahal na ama at may sasabihin po sana ako sa kanya. Marahil alam na po niya kung bakit ako naparito. At sumagot naman yung matandang babae at sabi niya, sige na, umayo ka na at pinatatawad ka na daw niya. Basta huwag mo na daw uulitin. In an instant, nawala ang lagnat ng anak ko na parang walang nangyari. Kaya payo ko po sa mga mahihilig sa manghuhula o mga manggagamot. Kung hindi lubos ang inyong paniniwala, mag-ingat-ingat lamang kayo sa bawat bitaw ng inyong mga salita o ng kahit anumang inyong iisipin. Baka imbes na gumaling ka, eh baka mas magkasakit ka pa. Maraming salamat po at marami pa pong susunod na kwento. Basta hindi lang po ako busy sa office, sabi ni Mama Sishin. Regards po sa Team Hilakbot at sa Team Sindak. Ako po si Josephine Fruto Paraan, aka
Mama Shishin. Maraming salamat Mama Shishin at sana'y naka-standby ka pa rin dahil yung iba pang kwento mo ay soon isasama natin dito sa SHS. I-update ka na lamang namin kung kailan. Okay? Once again, pwedeng-pwede po kayo mag-send ng inyong mga kwento lalo na yung mga team podcast, team HTV podcast. Pwede kang mag-send ng inyong voice message, pwede kang mag-send ng iyong story sa pamamagitan ng ating email, sindakstories2008@gmail.com, o kaya naman sa Facebook page natin na Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook page. At pagkatapos, kung VM naman yan, voice message, nirecord mo gamit ang iyong cellphone, i-email mo na lang sa amin para at least hindi siya putol o hindi siya mahirap i-download mula sa Facebook, okay? So yun na lamang po. Ano, kung gusto mo mag-VM, open na po, bubuksan na po natin yan para na sa ganun makasama ka dito sa ating kwentuhan sa SHS. At ipi-feature natin yan bilang isang segment dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Mas maganda kasi yung tipong boses mo, ikaw nagkikwento para kami naman o ako yung nakikinig sa kwento mo. Okay? So tuloy-tuloy pa rin po ang pag-upload ng mga FB files, yung mga Pinoy Horror Stories Facebook files natin, Saturday and Sunday at 12 midnight. Kasabay din po yan every Saturday sa Hilakbot IGTV. May selected stories tayo for IG. 12 midnight din po yan sa ating SHS podcast, Saturday at 9 p.m. Follow nyo rin po kami sa Hilakbot Pinoy Horror Stories sa TikTok. Mga 60-seconder, mga bite-sized scares, ika nga nila. Kaya nandun lamang po, tingnan po ninyo. Sana po i-share din po ninyo para marami din po kaming maabot na mga kaibigan ninyo, mga iba pang mga horror story junkies, yung mga katulad niyan, para at least hindi naman po tayo yung tayo-tayo na lang, di ba? Kasi naniniwala po kami na yung iba ay hindi pa kami nadidiscovery, kaya sana tulungan nyo rin po kami na madiscovery ng iba. Malaking bagay po yun sa amin. And meron din po kaming itatry na isang platform, i-post na lang po ng ating admin sa ating Facebook upang nang sa ganon ay dito makita nyo po yung link, at dito po namin i-feature naman yung ilang mga exclusive stories natin na hindi natin ipapalabas dito sa YouTube, hindi po natin ilalagay sa Facebook, hindi rin sa podcast, kundi dun lamang po sa platform na yon, sa Sure. Kaya abangan po ninyo dahil under negotiation pa rin po, at sana po kayo ay mag-purchase din ng ating mga exclusive stories soon, at abangan po ninyo ang ating update tungkol po dito para at least makasama at makarinig po ninyo yung mga exclusive stories natin sa ibang platform. Magbabalik po muna tayo. Break muna, iinom muna ng tubig ang inyong lingkod. Dito lamang syempre kayo sa Hilakbot TV. At ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Mga solid HTV positive at kasindak, tutok na sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Now streaming 24/7 dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel. Hilakbot Creepy. Lahat ng mga uri ng hayop ay may kakayahan makaramdam ng mga paranormal activity sa kanilang paligid kumpara sa mga tao. Ang mga alagang pusa ang masasabing legit na nakakita ng mga multo sa kahit anong hayop. Kaya ayon sa isang paranormal expert, kapag nakita mo nang tila may tinititigan ang iyong alagang pusa, relax! Isipin mong kanina nyo pa kasama ang multong hindi mo nakikita. Hilakbot Creepy Facts. Mga solid HTV positive at kasindak, tutok na sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Now streaming 24/7 dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel. Hilakbot Creepy Facts. Lahat ng mga uri ng hayop ay may kakayahan makaramdam ng mga paranormal activity sa kanilang paligid kumpara sa mga tao. Ang mga alagang pusa ang masasabing legit na nakakita ng mga multo sa kahit anong hayop. Kaya ayon sa isang paranormal expert,
kapag nakita mo nang tila may tinititigan ang iyong alagang pusa, relax. Isipin mong kanina nyo pa kasama ang multong hindi mo nakikita. Hilakbot Creepy Facts. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Muli po tayo nagbabalik sa subscribers Hilakbot Stories dito po sa Hilakbot TV at napapakinggan sa Sindak Short Stories. Nakashare po yan doon sa ating brother channel at syempre ganun din sa ating Facebook sa bayang mapapakinggan. At ganun na rin po sa podcast every Saturday 9 p.m. Pero bago po tayo tuluyang magtungo sa isa pang kwento dito, atin munang pasalamatan ang ating partner, ang Ambidexter. Isa po silang digital content marketing company. Kung sakaling may katanungan ka at gusto mong malaman kung ano-ano yung kanilang ino-offer na mga services, check out their socials. Nandyan po sa Facebook natin, naka-link lahat. At visit nyo rin po ang kanilang website at mag-email for more information. Patik-tik muna tayo sa mga sumusunod, ang Family Agravante. Ang buong pamilya daw po nila nakikinig ng Hilakbot 24/7 dyan sa Hinubaan, Negros Occidental. Maraming salamat po sa Pamilya Agravante. Ganoon na rin kay Senya Saklolo. Isa po akong silent listener at ako po ay tiga dyan sa Nueva Ecija. Tiga dyan, parang tinuro lang tiga dyan. Okay, habang ako po ay nagtatrabaho araw-araw, nalilibang po ako sa pakikinig sa inyo, lalo na sa Hilakbot 24/7, sabi niya. Salamat po. Si Killer Smile TV, publicly subscribed to you 6 months ago, sabi niya. I'm one of your silent listeners. Actually, ngayon lang ako nag-comment. First time ko po talaga. Anyways, lagi po akong naghihintay ng bagong upload ninyo at always supporting sa iyong channel, sabi niya. Sana po ay ma-shoutout daw siya. Ito, matik-tik ka na, Killer Smile TV. Maraming salamat sa iyo dyan, brother. Anyway, ito, lipat tayo sa isa pang kwento. Ito naman po ay galing naman sa ating Facebook page. Maikli lamang po ito at ito ay mula kay Chris Viernes, Komendador ng Olonga po. At ito ang kanyang sabi. Masaya ang naging elementary days ko, lalo na nang magkaroon ako ng mga kabarkada. Noong mga panahon na iyon, nakakakita na ako ng mga hindi maipaliwanag na bagay. Madalas pa na nakakakita o madalas pa na makakita ako ng babae na tila laging nag-aabang sa pagdaan namin sa madilim na bahagi ng paaralan naming yun. Ngunit ang pinagtatakhan ko lang ay bakit lagi siyang nandoon at basa ang kanyang kasuotan. Puro putik nga din ang kanyang katawan mula balikat hanggang paa. Tila ako lang po yung nakakakita sa babaeng iyon. Dumaan pa ang ilang taon at nakasagap ako ng kwento na meron daw pinaslang na babae. At malapit pa nga daw ito na doon daw pinaslang sa mismong malapit sa room namin nung grade 3. Nagngangalang Joanna daw ito. Di umano'y ginahasa ito at pagkatapos ay pinaslang. Sa kabilang banda may ibang version din po ang kwento. Ayon po sa iba pang nakausap ko, pinatay daw ito ng kanyang ama matapos mahuling may boyfriend. Okay, so siya po si Chris Viernes, Komendador ng Olonga po. At sana po'y maisama ito sa ating... Ayun po, ang kanyang subscribers si Lakbot Stories. Ito nga yung sinasabi natin, mga solid HTV positive, na ang hirap talaga i-explain yung kung ano yung nakikita ng isang talagang laging nilalapitan, yung bukas ng third eye, active ang sixth sense. Kaya yun, kaya minsan hindi mo mapiplease agad-agad yung mga tao kasi pwede ka nilang sabihing baliw. Pwedeng sabihin gawa-gawa mo lang para matakot sila. Pwedeng nag-make up stories ka lang, something like that, 'di ba? Katulad nung 'di ba kung napanood nyo po, ah, hindi naman 'to promotion, pero na isa rin po kasi nakapanood doon sa episode ng KMJS, yung kay Ed Caluwag noon. yung nasusuka siya, yung mga ganun. Alam niyo, pakiramdam ko talaga ako personally, ah, although hindi naman ako ma-paranormal and hindi ako, wala akong active na kahit na anong sixth sense,
third eye, wala po akong ganun. Pero ramdam ko yung hirap ng ginawa niya. Totoo po yun. Ewan ko lang ha, sa ibang tao kasi parang feeling nila ang baliw na ni Ed Caluwag eh. Hindi sa pinagtatanggol ko yung tao, pero ano kasi, ang hirap, imposibleng gumawa ka lang ng eksena para lang mag-trigger yung views, mag-trigger yung engagement. Diba, imposible namang gawin niya yun na halos lumawit na yung lalamunan niya sa kahaganon. Marahil alam mo kasi meron din akong kaibigan na sinasabi niya doon kay Ed Caluwag nung napanood nila yan. Baka nga daw totoo kasi ang naaamoy niya ay yung parang, alam mo yung parang bulok na katawan, yung basta hindi mawari at hindi din nila ma-describe kung ano yung eksaktong amoy. Pero kasi kapag ikaw, yung usual, sabi mo ng pinakasimpleng explanation, yung siguro pag ikaw nakaamoy ka ng parang bulok o naamoy mo yung parang isang patay na hayop na matagal nang nasa isang sulok, baka ganon, syempre maduduwal ka. So in the case naman ni Ed Caluwag, baka yun nga, naaamoy niya yung mga bangkay na, di ba, ginawang mass grave na kasi daw doon noon. So siya mismo pwede makapagpatunay sa kanyang karanasan. Pero sana naman irespeto nyo na lang yung mundo ng paranormal kasi malawak po talaga yan. At ito yung isa sa mga bagay na kahit siyensya, hindi po ma-explain, hindi po maikonekta. Kaya dun sana sa mga ano no, na alam mo yon na bumabatikos, hindi totoo yan. Kung hindi totoo, let it be and so be it. Para sa inyo kung hindi kayo naniniwala, di ba? Siguro hindi naman nila ginagawa yan just to persuade or convince you na may multo talaga doon. Pero bahala na talaga kayo. Kayo nang bahala sa buhay niyo. Diba? Pero ako, nabigatan lang ako sa ginawa niya. Kaya parang awang-awa din ako sa kanya pagkatapos. Di ba? Tapos mamaya pag hindi naman siya inaano, no? Ano ba, may nangyari kay Ed Caluwag, saka ninyo siya bibigyan ng, ay sayang si Ed Caluwag, ganyan-ganyan. Paano kung alibaw ay kinapahamak din niya yung ginawa niyang yun, saka nyo siya ma-appreciate. Ganun naman talaga kayo eh. Saka nyo hahanapin kapag wala na, saka ninyo ma-appreciate ang efforts kapag wala na yung taong yun. Ganon ang totoong buhay, di ba? Parang yung ano ba yung nakaraang pinost ni ano, si Admin RJ. May mga may nakita daw kasi sila na basher. Basher ha, take note, basher. Pero isa rin sila sa mga nakinig ng series, yung Mama series ni Kuya Sojo. yun yung point, di ba? Ayaw mo kami, pero makikinig ka rin naman pala. May masabi ka lang, tapos makikinig ka rin pala. Di ba? Ganun. Tapos makikinig silent listener ka para hindi ka mabuking. Pero sorry ka, nakita namin na isa ka dun. Ayaw na, ako na mismo nagsabi na wag na lang nilang i-post para hindi naman, at least, mabait pa yung mga admin. Sinabi kong wag ninyong i-post na ano, para at least anyway, ayun, pwede ka mag-send ng VM mo, voice message, i-record mo sa iyong cellphone sa isang tahimik na lugar basta walang maingay po na background, tapos i-send po ninyo yan sa sindakstories2008@gmail.com. ganun din sa mga nais mag-send na kanila mga stories, kung medyo shy type ka, hindi ka makapag-record or napapangita ka sa boses mo. Again, hindi po ito pagandahan ng boses, pagandahan ng delivery. Pero in a sense naman, siguro automatic naman na siguro ninyong gawin. Kung alam ninyong pananakot o nakakatakot ang experience ninyo, why not gawin natin seryoso, di ba? So alam na ninyo yung gagawin ninyo. So we will just leave the creative freedom para po gawin ninyo yung VM and then send ninyo sa amin agad. Okay? Para maisingit natin sa mga segment-segment dito sa SHS. Okay? Anyway, supportahan nyo pa rin po ang Hilakbot 24/7 at may ilang buwan na ba to? Magdadalawang buwan na po na nakabukas ang laptop na yan. Kaya dapat po sana supportahan nyo po. Maraming salamat sa mga top live stream supporters natin. At sana po ituloy-tuloy din ninyo supportahan para at least kahit papano po ay tuloy-tuloy din po yung ating live stream na yan. Okay? Asahan po namin yan. And marami din po kaming plano soon na itutuloy namin since nagkaroon ng pandemic, tutuloy namin siya soon, kaya abangan po ninyo. Okay? So sana salamat po at masuportahan nyo po kami. Sana po lagi kayo nandyan. Sana po walang bitawan para lahat tayo ay magkakahawaan, wala nang galingan. Lahat tayo ay solid, HTV, positive. Pero hindi pa po tapos yung ating SHS. Pamikilan.
Natatandaan niyo ba si Mayrith Chems na nagbanggit po ng pangalan ni ano ni Neb dito sa sinabmit po niyang SHS story? Medyo na confused siya kung saan niya ata to pinadala, pero base sa kanya at sa confirmation, hindi naman daw po niya ito isinend sa PCP. So nalito lang daw siya sa pag-type sa Red and Neb, kaya yon. Kaya sige, tuloy natin, baka kasi mag-muriot na po ito si Merit James. Tutuloy ko po itong kanyang kwento dahil naalala niya, kung niyo po matatandaan, siya po yung nagpadala ng kwento about sa Iran, Kish Island. At muli po siya nag-share o mag-share sa atin. Ito po yung una ko nang nabanggit sa mga previous nating SHS at pinutol ko kasi ito, pinutol ko siya. So tutuloy ko na. Ito po yung isa sa mga naranasan ko at sa Dubai naman po ito nangyari. Partikular sa flat na tinirhan namin. Unang-una, Boss Red, pinalayas kami ng may-ari ng unang flat na tinirhan namin dahil po maingay daw kami. Nakakabulabog daw kami sa kabilang kwarto. Kaya agad kaming naghanap ng malilipatang flat, pero awa naman ng Diyos, nakahanap naman kami agad. Sa harap lang din ang building na tinitirhan namin. Unang araw ng paglipat namin, Boss Red, ay masayang-masaya kami habang nag-aayos ng mga gamit namin. Sabi ko pa nga sa sarili ko, mas maganda dito kasi sarili natin mismo ang buong flat. Wala kaming kahati na ibang tao para magreklamo kung sakaling maiingay nga kami. Kami kasi yung grupong masayahin talaga, Boss Red, kahit iba-iba kaming oras sa trabaho at iba-iba din ang aming pinagtatrabahuhang kumpanya. Nagkakaintindihan kami. Hanggang sa mag-isa na lang ako sa flat dahil pumasok na sa trabaho ang mga kasamahan ko. Hindi pa kasi ako pumapasok noon, Boss Red. Simula na nakauwi ako galing Iran, Kish Island. So ang ginagawa ko ay mag-movie marathon at naka-headset ako. Walang ano-ano'y nakarinig ako ng kaluskos na nanggagaling sa sala. Naka-on din ang TV kung kaya't lumabas ako. Tinignan ko kung sino ang nasa sala, gayong alam ko na pumasok na silang lahat sa trabaho. Subalit paglabas ko, nakita ko po yung upuan na nasa harapan ng TV na nakapwesto at nanghilakbot po ako doon dahil yung upuan na yun ay malayo lang sa TV sa bandang mesa namin. Kung kaya't sigurado naman ako na walang upuan doon kanina bago sila umalis lahat ng flat. Kaya pinatay ko na lang po yung TV at ibinalik ko yung upuan sa gawing mesa. Pagkatapos noon ay pumasok na muli ako sa kwarto at ipinagpatuloy ko yung panonood ng pelikula. Hanggang sa may narinig na naman akong kaluskos sa sala, kaya tinanggal ko ang isa kong headset sa tenga at pinakinggan kung ano yung ingay sa sala. Pero yung TV ay nag-on na naman at may narinig na naman ako na upuan na parabang hinila sa bandang mesa. Lumabas akong muli at tiningnan ito. Maniwala po kayo sa hindi. Nakita ko po na may isang babaeng nakaupo sa harapan ng TV. Nakatalikod po ito at sigurado naman ako na hindi ito yung kasamahan ko sa bahay. Nakasuot po ito ng abaya. Hindi ko alam kung Araba ba iyon o Indiana. Kaya agad akong pumasok sa loob ng kwarto at nilakasan ko na lang yung volume ng laptop ko para wala akong marinig. Takot na takot ako noon, Boss Red. Kaya ang ginawa ko, lumabas muli ako ng flat. Nagagala na lang ako, pumunta ng mall at kumain mag-isa. Namili ng gamit ko sa katawan hanggang sa maggabi. Tumawag sa akin yung isang ka-flatmate ko kung bakit sarado daw lahat o sarado daw yung flat, kaya sabi ko sa kanya, nasa labas ako at dala ko yung susi. Pinaghintay ko pa nga siya at nung nakagawin na ako sa aming bahay o dun sa aming tinutuluyan, pagpasok namin sa loob, Boss Red, parang iba makatingin sa akin yung kasama ko sa flat. Si Ate Joanne. Mataray, maarte at lalong-lalo na ayaw niya kasi nang makalat sa bahay. Kung kaya't hindi pa man ako nakakabati sa kanya ay sinabihan niya ako agad na
kung pwede daw next time kung gagamit ako ng upuan ay ibalik ko daw ito kung saan ko kinuha. Nagulat ako kasi hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya yung nangyari o hahayaan ko na lang. Para matapos na ang usapan namin ay sinabi ko na lang na pasensya na Ate Joanne, hindi na mauulit. At pumasok na ako agad sa kwarto at pagkatapos ay sumunod siya sa akin pero hindi niya ako inimik. Hanggang sa may narinig kaming nabasag na pinggan sa kusina. Agad kaming lumabas at tiningnan ito at nakita namin mismo ng dalawang mga mata namin, Boss Red, sa basag na basag yung plato sa kusina. Gayong wala namang tao bukod sa aming dalawa. Kaya doon na ako nagsalita sa kanya at sinabi ko sa kanya ang buong pangyayari kaninang umaga. Natakot na rin siya at hinila niya ako papalabas ng bahay at doon na kami naghintay sa labas ng flat hanggang sa nakauwi yung iba pa naming kasamahan. Pangalawang araw namin sa flat, maaga akong nagising dahil maaga ang pasok ko. Tatlo kami nung sabay-sabay na pumasok pero magkaiba naman kami na pupuntahan. Nang lumabas na kami ng flat, wala pa nga masyadong tao sa hallway dahil alas 6 pa lamang ng umaga. Habang nag-aantay kami ng elevator, isang kababayan ang nagtatanong sa amin kung kami daw ba yung nakatira sa bakanteng flat na ngayon ay tinitirhan namin. Sinabi namin na oo. Walang ano-ano. Inamin niyang may Indiana daw na nagpakamatay doon sa flat na aming tinitirhan. Kaya wala din daw na tumatagal dahil ginugulo niya kung sino ang nakatira dyan. Nagpatiwakal daw ito dahil iniwan ng kanyang asawa na doble yung basa ko asawa at sumama. Kaya yon, sorry. Iniwan ng kanyang asawa at sumama sa ibang kabayan din. So Pilipino din pala yung sinamahan. Nung nalaman namin yun, napaisip tuloy ako kung lilipat na lang ako ng ibang flat pero hindi ko magawa dahil hindi ko kayang iwanan yung mga kasama ko. Ayaw kong maging malayo uli sa mga kaibigan ko. Abangan po ang katuloy ng kwentong ito, kwento ni Meredith Chems, sa susunod nating SHS, kaya dapat tutukan mo sa ating susunod na edisyon ng Subscriber Silakbot Stories. Nahatid po sa inyo na Ambidexter, maraming salamat po. And once again, Silakbot 24/7, kung sakaling wala pa pong mga bagong episodes dito po sa ating channel, tutukan nyo po dyan dahil everyday naman inaayos yung playlist para at least maikot lahat ng kwento sakaling busy ka ngayong nung umaga. Pwede ka tumutok ng gabi, matsambahan mo yung mga kwentong nais mo. At talagang carefully selected talaga ni Admin RJ lahat ng mga naririnig ninyo sa Ilakbot 24/7 live stream. Upcoming stories din sa Sindak Short Stories. Dapat kayo ay lagi din pong naka-notify, naka-hit ng notification bell sa channel na Sindak. Upang nasa ganun, kung meron sila mga bagong announcement, mga bagong palabas, alam nyo na kung anong gagawin ninyo. Diba? At least 11:45 PM, alam na ninyo kung sakaling nagsabay kami, sigurado naman bago mag 12 midnight, tapos na si Sindak. Diba? Pero nila kung umabot na 16 minutes yung kwento nila. Diba? Pero kung katapos nagkasabay man, at least diba from Sindak, diretso agad ng Hilakbot. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng mga nagpakape ngayong gabing ito. Kung meron man o wala, maraming salamat. Once again, EDM Mori, thank you on behalf of our editor and admin. At syempre sa lahat na rin ng mga pinadalhan namin ng mga otap ni ano ni EDM Mori, maraming salamat. Ako po hindi ko na natikman 'yon, hindi na ako kumuha ng Shamrock and ano sa mga editor na po namin binigay ang mga 'yan. So maraming salamat. Sabi ng mga editors and admins. And of course, ako na rin dahil kahit papaano nagpapatikim kayo ng mga products galing sa inyong mga provinces. Anyway, sa lahat po ng mga nakikinig sa podcast, once again, pwede kayo mag-send ng inyong voice messages or kung medyo shy type ka, i-type mo na yung kwentong mong yan tapos i-send mo na sa sindakstories2008@gmail.com or sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook Files. Paki-plug na rin po lagi, if promote nyo rin po sana
yung mga iba pang social media accounts natin. At sana po ay dumami pa po yung mga katulad ninyong supporter at naway dumami pa po yung mga community o member ng community natin dito sa Hilakbot TV. And mag-update po kami patungkol po sa mga excited kami dito, exclusive content na aming i-air, video on demand, kumbaga sa sure. Kaya dapat po ay tutok lamang kayo sa ating Facebook para malaman po ninyo kung paano kayo makapakinig ng mga exclusive content outside ng ating platform. And apart from that, once again, ito po ay hindi i-air dito, hindi po mag-i-air sa podcast, sa mga iba pang social media natin, kundi doon lamang po. So siguro, malalaman nyo na lang ibang detalye kung paano po yan soon. Kaya dapat ay tumutok lang kayo. Okay? So dahil medyo nako-confuse na kayo kung sino-sino mga pinakikinggan nyo kasi. Kaya, sige. Ako po si Neb. Ako po si Neb, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at ng Sindak Short Stories. Maraming salamat po sa inyo, mga giliw namin tigapakinig. Since confused na confused kayo, day, sige, kukonfusing ko talaga kayo. Si Brother Neb, musta na? Anyway, ayun nga. Maraming salamat. Batsin na po tayo. Next episode, abangan po ninyo karugtong ng kwento ni Mary Chems. Okay? Ito po, subscribers si Hilakbot Stories. Lahat tayo sana ituloy-tuloy na mahawaan na ng pagiging HTV positive para wala ng galingan. At lahat tayo ay solid na nagkakahawaan na. Hi, Pamela. Sa mga solid HTV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa Subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, Lunes at Piyernes, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel.